sa atin ng Ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng dalawang taong masasabi nating hopeless na. Wala nang pag-asa. Isang tao na kamamatay lamang ng anak niya. At alam naman natin sa isang taong namatayan, parang nandidiliman lahat. Sa kanyang pagduduksa, tila wala na siya nakikitang maganda. A person who is grieving finds it difficult to find hope. Isang babaeng dinudugo ng 12 taon na. Dahil pwede nating isipin, tagal-tagal na nitong nangyayari, may pag-asa pa ba ito? Sa atin lang, pag nahihirapan tayo, nagkakaroon tayo ng pagsubok at para sa atin, parang ang tagal-tagal na nito, kailan pa matatapos no Lord? Minsan, madali tayong maubusan at mawalan ng pag-asa. Pero makikita din natin na ang dalawang taong ito, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, natagpuan nila ang pag-asa kay Jesus. Noong lalaki ay lumapit kay Jesus at sabi niya, Panginoon, kamamatay lamang niya, pero hipuin mo lamang siya. Ipatong mo lang ang kamay mo. Lahat posible. Yung babaeng dinudugo ng matagal na panahon, 12 years, ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit niya, gagaling na ako. At hindi sila nabigo. Hindi sila nabigo na makuha ang kailangan nila. Hindi sila nabigo na ang pinapanalangin nila ay matanggap nila. Maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na muling sumpungan ang pag-asa sa mundong tila'y nakakalimutan na ang salitang pag-asa dahil mas nagtitingkad sa atin ang salitang paasa. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo paaasahin dahil ang Diyos ay pag-asa nating lahat. Ang pag-asa natin ay hindi sa ibang bagay. Ang pag-asa natin ay na kay Jesus Nazareno mismo. Kaya kung nilalagay mo yung pag-asa mo sa ibang bagay, isip-isipin mo muna. Sa ating Ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na ang pag-asa natin ay kay Jesus. Kahit na sa pakiramdam natin at tingin natin imposible, pero lagi na natin tandaan that hope makes things possible. Lahat posible sa taong may pag-asa sa Diyos. Kaya sa Kanya tayo bumaling, sa Kanya tayo kumapit. Sa Kanya natin ilatag ang ating kinabukasan. Huwag nating sarilihin. Huwag tayo umasa sa ibang bagay. Sa Diyos tayo umasa. Sa Kanya natin ilatag ang mga pagkakataon na tila'y walang pag-asa at nawawalan tayo ng pag-asa. At Siya ang magpapanumbalik ng pag-asa sa puso natin. Ang tao, dalawang tao sa Ebanghelyo, para siguro sa mata ng iba, imposible yung mangyayari sa kanila. Wala na silang pag-asa. Kaya nga si Jesus pinagtawanan o sinabi, hindi siya patay, natutulog lamang yung bata, pinagtawanan siya. Kasi ang iniisip na iba, ay imposible naman yan. Di pwede mangyari yun. Nananagoy na nga sila eh. Pero dahil ang Diyos ang pumapasok sa buhay natin, ang Diyos na ugat ng pag-asa, walang imposible sa taong may pag-asa. Kaya ang itong imbitasyon sa atin ngayon, na patuloy na umasa sa Panginoon, umapit sa pagmamahal ng Diyos, dahil Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin.
Amen.